Magandang araw mga palangga. Welcome to Mamay's Garden. Ako po, si Mamay Flor, isang plant enthusiast. Sa ating channel, ating pag-usapan ang iba't ibang pamamaraan sa pagtatanim, pagpropagate, at iba pang usapin tungkol sa mga halaman. Sa araw na ito, ating pag-usapan o tatalakayin ang tungkol sa kakaibang ganda ng Spathiphyllum Sensation. Ngunit bago sa lahat, i-subscribe ang Mamay's Garden, pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa lahat ng ating usapin. Alam niyo mga palangga, ang sensation ay galing sa Amerika. Ito din ay galing sa Asia. Ang sensation ay may 40 species. At ito din ay napakagandang tanim na naiiba sa lahat ng mga tanim. Bakit mga palangga? Noong unang panahon, hindi na-discovery ng mga plant enthusiast ang kagandahan nito. Hanggang may isang tao, kinuha niya ito at itinanim sa paso. Nang ito'y lumago, gumanda at tumaba, maraming nabighani. Bakit? Ang sensation ay may malapad na dahon. Ito ay makibintab. Kung titingnan natin ang kanyang mga dahon, ito'y aabot ng 50 centimeters ang kanyang haba at ang kanyang lapad, kung ito ay napakataba, ito rin ay makaabot ng 60 to 90 centimeter. Alam niyo mga palangga, ang tanim na ito, bakit siya tinaguri ang napakagandang halaman dahil sa kanyang mga lines. Tingnan natin ba siya? Ang kanyang lines, hindi lang sa harap, ngunit hanggang sa likod ng kanyang dahon, makikita natin na iba siya. Ito ang nagbibigay beauty yung mga lines niya na napaka na makikita natin at hanggang sa harap ay ganon din. Bukod sa malapad siya mga palangga, ito din ay makintab. Ito din ay napakaganda dahil sa kanyang berdeng kulay. Kung ito ay ating pangalagaang mabuti, hindi lang siya ganyan kalaki, ito'y lalaki pa ng sobra. At kung ito din ay ilalagay natin sa tamang kalalagyan, ito din ay namumulaklak ng puti. Alam nyo mga palangga, ang kanyang bulaklak ay hindi gaano kalapad na kagaya ng dahon na ito. Ngunit, ang kanyang bulaklak ay maglast ng 3 to 4 weeks ang kanyang bulaklak na hindi masisira. Alam nyo mga palangga, bakit siya tinaguriang kakaiba ang kanyang ganda? Dahil ang bulaklak na ito, sa aking sinasabi na maglast ito ng 6 weeks ang kanyang bulaklak kung hindi lang ito matamaan ng direct sunlight. Ang bulaklak din niya ay minsan lang namumulaklak. Ngunit napakaganda pag ito'y namumulaklak. Alam nyo mga palangga, ang tanim na ito, bukod sa kanyang ganda ng kanyang mga kulay at kanyang mga tindig dito, ang bulaklak din ito ay mag-inam ding ilalagay sa ating bahay. Ito rin ay nakahatak ng masamang amoy at masamang toxics na sa loob ng bahay. Mga palangga, bukod sa inspirasyon na nagdudulot ang tanim na ito, ito din ay nagtumutulong sa ating kalusugan. Kaya siya tinaguri ang nakakaibang ganda ang halamang ito. Ito din mga palangga ay pwede din natin mapagtirahan. Pwede din natin mapagkitaan. Kung tayo lang ay matyaga, atin siyang pagdamihin, madali lang. Tingnan ba natin ang mother na ito? Dito siya nang galing. Nang tinapkat ko siya, ito siya mga palangga. Ito na ang kanyang musbong na anak. Ito siya ang unang-una. Pagkatapos nito,
Sunod na naman ang ito. Medyo malaki na siya. May maganda na rin siyang mga kulay at magandang mga dahon. Pagkatapos ng pangalawang ito, ito ang sunod. Tapos, ito na siya. And then, meron na namang next at meron pa dito mga palangga. Meaning to say, kung meron kang isang puno nito, sa isang taon, dadami ito ng dadami. Kung matyaga lang tayo, mag-alaga sa kanya. Hindi ito maselan provided wag lang natin siyang paarawan ng at saka wag din natin siyang diligan palagi. Dahil ito rin, pag ating diligang palagi, malalanta din siya. Tansyahin natin kung okay na, huwag na nating diligan upang manatili ang kagandahan ng kanyang mga dahon. Mga palangga, alam ba ninyo na ang tanim na ito sa ganitong laki ay ito'y aabot ng 5 to 6,000 ang isang puno. Ang ganito rin kalaki ay pwede rin natin siyang ibenta ng 3,000 to 2,000. Ito naman ay 1,000 to 2,000 ito sila. Meaning to say, pag ating siyang alagaang mabuti, take note mga palangga, ang kanyang mga dahon, ingatan nating mabuti dahil nandito ang kanyang beauty. Ingatan natin na hindi siya makain ng mga peste at hindi din siya matunog. Yan, ganyan siya kagalaki at kaya natin siya tinaguriang kakaibang ganda sa lahat ng mga halaman. Sana po'y nagsisimula na rin kayong mainlove sa tanim na ito at kayo rin ay mabighani at kayo rin ay makaisip na magtanim ng ganito. Kung meron man kayong ganito sa garden, simulan na ninyo itong ilipat sa malaking pots upang iyan ay lalago at gaganda at sobrang ganda ng kanyang dahon. Ito rin ay nagbibigay inspirasyon pag ating ilagay ito sa loob ng tahanan dahil sa kanyang malaberdeng kulay. Sa inyo pong lahat, sana po'y meron kayong natutunan sa araw na ito. Huwag po niyong kalimutan i-subscribe ang Mamay's Garden at marami pong salamat. Bye-bye!